Panginoon, na tayo magkakaisa sa pananalangin, sa kanan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan Diyos sa aming Amang nasa langit, Diyos Amang Yahweh at Shaddai. Muli, sa gabi ito, pinupuri ka namin, sinasamba, tinadakila ang iyong banal na pangalan. Amen. Muli, inuulahati ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Tunay ngang Ikaw ang Diyos ng mga himala. Amen. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng kabutihan. At salamat Panginoon sapagkat wala noon hanggang ngayon. Tunay na magpakilalman, hindi magbabago ang katapatan mo sa aming buhay. Amen. Patuloy namin pararanasan sa araw-araw Panginoon ang iyong mga himala at pagpapala. Dalangin namin sa gabi ito Panginoon na nawa patuloy mo po kami kalugdan at patawarin sa aming mga pagkakasa. Amen. Patid namin sa aming mga sarili Panginoon na maraming pagkakataon sa aming buhay na binabaliwala ka namin, na hindi namin sinusunod ang nais mo at kami nagkakasala sa iyo. Kaya naman mula sa aming pong puso, kami lumalapit sa iyo, lumigap akong babaan. Amen, Lord. Nais namin na sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, linisin at dalisahin mo kami. Amen. At dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang kabuuan ng pagtitipon mo na ito. Amen. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming Panginoon na nakarating sa lugar na ito. Yes, Lord. Pagpalain ang aming pumakadala na lang kahilingan. Kayo din, pagpalain mo, Panginoon, ang mga inaabot ng iyong dinig over the internet. At higit sa lahat, pagpalain mo po nawa ang iyong mabuting balita na sa gabing ito ay aming pakikinggan at aming pong pagninilay. Amen. Ituro mo sa aming Panginoon ang mga pamamaraan kung paano ang buhay namin ay ganap namin maitatalaga sa iyo. Amen. Na ikaw magkikilala rin namin, Diyos, ng aming buhay, na sa iyo lamang kami sasamba, sa iyo lamang kami tatawag, Amen. Sa iyo lamang kami magliligoy. Amen. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyo lamang namin ibibigay ang lahat-lahat sa amin. Yes, Lord. Amen. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gabi pong ito at sama-sama namin aangkinin na kanina pa lamang sa pag-umpisa ng gawain na ito, kasama ka na namin. Amen. At lahat kami, Panginoon, ay naniniwala na nananig at nananampalataya na kami uuwi mga answered prayers. Amen. Ito po ang aming sapo at panalangin sa makapangyarihan ng pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng mabisang pananalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Sa kanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pupurihin ang Panginoon. Aleluya, aleluya.
blessed evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening to Brad. Ayan. So ating pong tunghayan sa gabing ito ang mga salita ng Diyos. At kung may minal ang Biblia, buksan po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa Luke chapter 5, mula po sa verse 4 hanggang sa verse 11. Ito po ang sinasabi sa wikang Banyaga. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in their other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Sa ating pong sariling wika, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalakot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito? Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang uli. Gayun din sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon yung mga tao na, sa halip ng mga isda, ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang iyong pagkakas. Yan po ba yung pinakamainan na pagkakas? God is good all the time. All the time. God is good. Kamusta na ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Bago kayo magsiupo, nais ko pong harapin niyo yung katabi niyo, yung pinakamalapit yung katabi at sabihin mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Nagagalak ako. Nagagalak ako. Namuling kitang makasama. Namuling kitang makasama. Tignan mo naman. Tunay nga. Nagpala ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa kanya, alam mo ba? Alam mo ba? Nakakang donya. Alam mo ba? Sabihin niyo po sa kanya, alam mo ba? Alam mo ba? Bakang santo. Ano po kayang sagot niya sa lahat? Amen!